Okay, mga ka-pew-pew, dumating na yung sundo ko. After a few days. Ayun. Damay na raw. Oo, oh, damay na raw eh. Yun naman yung common, common naman yun. Hindi nag-a-isang gamit yan. After a few days. Hindi, ito, susubukan natin ngayon na ano. Try natin kasi lahat yung mga video pinakita ko sa inyo puro actual game na. So nga, try subukan natin ikutin yung T-shirt bin. Kung kaya ng powers natin. Ha. Pero ito, ipapakita lang sa inyo yung mga facilities doon. And then, yung nga, wala akong magagamit as comparison dahil T-shirt lang talaga ginaruan ko ever since. Wala na nag-umpisa akong mahumaling at mamaliw sa airsoft. Eh, T-shirt lang yung pinasok namin. And then, pati itong mga nakakasama ko, T-shirt lang. So, wala akong may kukompare. So, it's up to you guys. Check T-shirt. And then, mamaya, ikutin natin. Mga pupunta ng T-shirt na nakamotor na hindi magkakabitex, dito kayo dadaan. So, pwede kayo magbaya sa pote. Baya Bacoor. Bacoor. Sa St. Michael. Papunta ng Baya Island Cove. Pwede rin kayong baya Bacoor pa palengke. Mas malapit kasi dun kung doon ka dadaan. Sa Baya Binakayan. Kasi may way din Baya Ginaldo eh. Kaya lang dami sikot-sikot. Ngayon, magbabaya Cavitex kami. So, kung sa mga naka 4 wheels, mas madali actually pagbaya pa Cavitex. Dahil Centennial Road, kakaliwa na kayo doon. And then a few kilometers na lang, T-Shabet na. Papasok kami ng Coastal Road, yung Cavitex, going to Manila. Pero magpapasok kami sa left ramp, going to Cavit. Ayan guys, baka malito kayo. Dalawa yan. Yung ramp niyan sa kanan is going to Manila. Yung kaliwa is going to Cavit. So, nadali na rin ako niyan. Na one time na ako niyan. Kaya, taga rito na ako ha. Kaya, ayan o, ramp to Cavit. Yan. So, magaganda yung puno rito. Kaya, fine tree. Ding, 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 ngayon na matay na joke. Ayan na, Cavitex na po kami guys. Ayan. So guys, yung mga gusto pumunta ng T-Shabet coming from Manila, I suggest gamitin nyo yung road to Cavitex kung naka 4 wheels din lang kayo. Cavitex kasi mas mabilis. So, less than 100 lang yung toll fee. One way. So one way yon. So yun na, be ready. Nasa 200 din halos. Back and forth Cavitex. Kaya lang yung travel time medyo mabilis. Ayan ang dating Island Cove guys. So iba na. Iba na itsura. Ayan. Saka, dati sana kita ng camera. Ayan. So toll plaza 500 meters. Ayan. Yung unang toll fee na daanan nyo is 25 pesos yata yun. And then itong pangalawa 60 plus. So as of now 7-11 eh meron pa rin pong cash lane. So kung wala man kayong RFID, so yun lang, tsaga lang kayo pila. Pero meron pang cash lane. Ayun, nasa far right. Ayan, dulong-dulo sa kanan ang cash. 64 pesos guys. Oh, ayan guys, so ito na yung end ng Cavitex. Ayan ha. Para hindi kayo maligaw guys. Ito na yung end ng Cavitex. Yung kanan is going to Cavit. Ayan, dyan yung kay Emilio Aguinaldo Shrine. Then yung left is going to Binakayan. Yan na yung ano, Bacoor Market, yung ano. Cross lang tayo going to Centennial. Tama, ano? Centennial Road ang tawag dyan, diba? So guys, huwag kayong malilito. Right after intersection na to, may maliit na tulay dyan. Actually, hindi siya obvious na tulay. Sa kanan, yan. Kaliwad kanan, may dalipa pa dyan. Kangkong. Tahong pala, kangkong. Yan, yan yung mga yan, no? Ah, wala na yung kanan. Sinarado na, nasa kaliwa na sila lahat. Ayan guys, yung tulay na yan, no? Ayaw kong visible sa camera. Yan, maliit na tulay lang yan. Right, magiging landmark nyo guys, nakakaliwaan. Ayan, no? Power, mega mix. Unang stoplight. So, kakaliwaan tayo dyan guys, yan, ha? Ganda ng background.
Ayun guys ha, right after lang nun, yung Power Mega Mix, kakaliwa kayo doon. Yun ang landmark ha. Hindi yun. Ayan guys ha, ito yung unang kaliwa, unang kanto, actually intersection to. After nung Mega Power Plant, kakaliwa ka na ulit. Tapos may dadaanan pa kayong intersection guys ha, lagpas lang kayo ulit doon. Ang landmark nun is 7-Eleven. Okay guys, syempre ang hindi mawawala, ang aming, anong tawag dyan? Coffee presser. Yan. Every time na mag-tisha bed kami, laging dala yan ni Channel Lou. Syempre may sandwich yan. Syempre may sandwich yan. Last week wala, kasi biglaan na wala kayo. Okay. Galing pa sa gimmick. Galing sa gimmick eh. 4 AM na naka-uwi eh. Ayan, makikita nyo na yan. Makikita nyo na yan. Tisha bed field. So hindi ka naman maliligaw. Tingin ka lang sa kanan mo. Tisha bed field. Ito yung mga masarap na bibiyahe ka na ganyan ng background music mo. Love you! Sunday Radio. Hindi siya Betfield. Naikutin niyo ba yan? Ah, natin yung lugar. So guys, ayun talaga yung ano, game site na sa kanan. Pero ikutin natin yung lugar. Just to show you how big yung lugar ng Tisha Betfield. Ayan siya. Ganda dito guys, you can bring your kids kasi may playground na yan. Ganda. Actually, maganda yung lugar yun. Maganda yung area. Ayan guys. So, ayan yung game site. Ayan. Ayan. Diyan ngayon punta natin mamaya. Ayan. Yan yung shop. Andiyan si Sir Adrian, yung ating the owner. Tisha Bet game site. Yeah. Okay mga kapiu-piu, puta muna tayo ng shop. Kapagawa natin ito. Palit ako ng hapap, pero gusto ko ibalik yung clip para mas madali. Ayun oh, nakangiti ka agad yung the owner oh. Ayan guys, ito pala yung ano, yan. Good morning, Poging Bagsik, the owner. So guys, ito ang Tisha Bet. So aside sa game site, ito yung sinasabi sa inyo kanina. Sa one-stop shop, yung ha, ang kinaganda, pag nag-gundown ka, in a few minutes, may gagawa. Ayan na, tulad niya ha. Quantification. Kayo na, isang piraso lang niya ngayon, dami. Yun ang kinagandaan dito eh, may rental. So doon sa mga re-rentahan mong baril, doon malalaman kung ano ba yung fit para sa'yo. Kasi within the day naman, pwede ka magpalit eh. Kung ano yung gamay mong baril. So alam mo na kung ano yung bibilin mo. Sa akin na naman yung guys. Suggestion ko lang. Kasi nga, mayroon akong nagamit dito na parang mas prefer ko. Tulad ito, to. Ayan, gusto ko yan. Kaya lang, nakabili na ako. Eh, hindi naman ako mayaman para bumili ulit agad. Yan.
Ayan, si Master Levy. Hello, welcome. Sa YouTube yan? Siyempre. Ganda na ako. Oh, Friendster to Friendster. Friendster. Baka may space pa yan. Sa pag-alit ang mga edad natin. Ayos. Ayos. Morning. Ano kami ngayon? Gunsmith. Boy Kikil. Walang pinakaiba yan sa mga ano bike builder. Pag nakabuka ng isa, builder ka na. Ito, pag napagana namin to, gunsmith na kami. Eh yun kung mapapagana namin. Ayun, parang totoo. Pagpaslahat. Ang tanong kung may babalik namin yan. Problema mo na yun, tigakinigil lang ako eh. Yun ang malaki nagandahan dito. Pag di natin naibalik yan, doon, dalhin sa gun shop. Sa totoong gunsmith. Oo, doon sa totoong gunsmith tayo, nag-gunsmithan lang tayo. Wow! Pwede na mag-scoop. Let's try. Let's go around Tisha Bet. So yan guys, so this is the open Milsim area. And then tatayo doon sa area ng medyo malilim. There you go. So dito hanggang dyan, malaki sakop pa yan. Bet itong area nito. And then ito yung jungle area. Ito yung tinatawag na jungle area. Medyo malunot lang yung area. So ito yung kampihan na tinatawag. So tara, let's go around. Let's check Tisha Bet field. So yung makita nyo, may mga boundary kasi every scenario may mga cut off. So may limit. So ayun yung mga area na pwede puntahan. So ayan, masyado ng umano ngayon. Masukal. Kasi nag-uulan lately. And then ito yung kawayan, kung tawagin. Ayan. So ayan, ito yung kawayan area. Ayan. So naikot na natin guys, sa Tisha Bet. Medyo matataas ang damo ngayon, so mas maganda ang ano, medyo kakaiba. Ayun na, the owner, ayun o. Ayan guys, si Sir Adrian. Ayan, naikot na natin ha. There you go, good morning sir. Ito yung staging area. Balik, balik. Go! Okay. Ito tayo dito. Thank you.
go. Meron din dito eh. Alas 5 na ba? Break time!